All right, so Dolomite Beach, Manila Bay, City of Manila. So dito tayo sa Maya Manila Bay or Rojas Boulevard, kung saan, sarap ng hangin, grabe presko, no? So yun, masaya ako na merong ganitong view sa Manila. Aganda ng hangin, presko talaga, oh, sarap. Inhale, exhale, magagawa muna. Kasi hindi ganito nung araw na wala pang clearing operation na nagagawa. Ako minsan nagja-jogging pa, merong nagtitinda ng taho. Ako ay humihigop ng taho, pero hindi ko malunok-lunok. Kasi dalawa ang nagunahan na pumasok sa ating lalamunan at ilong. Ano nga ba iyon? Ang amoy burak sa dagat at tae ng tao at ng aso noon. Pero ngayon, tingnan mo naman kay gandang pagmasdan. May mga nagki-clearing operation na volunteer. Yan. So, di ko alam kung anong agency sila, private sector, o kung saan sila nanggaling. At hindi naman siguro masama na lapitan natin at makiusyoso. Yan, kasi despite sa meron tayong Manila Bay na MMDA na nagtatrabaho. Good morning, mga sirs. Volunteer? Yes, sir. Hello, boss. Magandang umaga. Nagpa-volunteer po kayo? Tama? Yes, sir. Alright, anong agency kayo? Anong entity? Anong property? Ano tawag sa ano nyo? Wala kaming pangalan, sir. Parang nagkakayayaan. Nagkayayaan, so magtutrupa kayo, magbabarkada kayo apat. Oo, magkatrabaho. Ah, magkatrabaho? Okay. So, mga government employees ho kayo? Hindi rin. Hindi rin, mga private sectors. Okay. So, yun, may mga volunteers dito. Marami, hindi lang kayo. May mga nagbo-volunteer din sa iba. May mga bata din, mga dalaga at binata. So, ano to, sir? Regular yung ginagawa? Weekly? Every Sunday? Hindi, ito first time namin. So, first time. Tinitest namin. So, ano talaga yung nagmo-motivate sa inyo para mag-volunteer? Oh, well, nagaganda kami sa lugar. Sayang na hindi siya ma-maintain yung magandaan. Tama na, kahit pa may binabayaran yung ating government na maglilinis, parang mas maganda pa rin na kahit paano, no, contribute tayo minsan, no? Mas marami, mas maganda. Tama. Mas malinis. Mm-hmm. Kumbaga parang kailangan natin i-overpower yung mga nagtatapo, nagkakalat. Kung marami sila, marami din tayong nag-advocate ng kalinisan. Tama po? Tama. Ayun, no? So, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Diba? So, laban. Sige, sir, salamat. So, shout out, anong company ho kayo? Or department, ganun, office? IT. IT, so IT, ano sila, IT industry, BPO, mga gano'n, no? Yes. So, shout out, no? So, yung mga IT industry natin, hindi natin sila pwede sabihan na mga taong di marunong magmahal sa sariling wika, sa call center naglipana, kasi dito rin sila minsan nagpo-volunteer. So, maraming salamat, sir, sa inyong advocacy na, ano, pinakita, maganda yan, no? So, spread awareness tayo, advocacy yan. Salamat, sir, ingat kayo dyan. So, yun, bali, naaamoy dati ay mga baho ng burak at tae ng aso at tao. Yung taho, hindi ko na nakain. Grabe talaga, sa totoo lang, mahagala. Hindi ko talaga maisip to na darating sa point na ganito ang magiging hitsura ng Manila Bay. Totoo yan. Legit yan. 100%. Inhale, exhale. Yan, oh. So, sila ay taga private sectors from BPO ay IT company or IT industry. Yun, mga ganun. So, ngayon, yan, lakad lang ito, no? Kumbaga, para pang final natin ito na moment dito. Tapos, ayun, kumbaga, uwi na tayo sa ating base. Tapos, yun, no? Yes, sila, sir. Good morning, mga sirs. Volunteer? Ayan, so, saan galing na department? Anong department niya, sir? Private, government employee? Private. So, dalawa kayo, no? Magtutrupa. So, yan, ano sila, no? Marami kayo? Nandun yung... Sila yun, sila, sir. IT company. Tama. Ayun, no? So, from IT company, IT industry, BPO. Tama? Okay, sige. Salamat, sir. Salamat sa iyong, ano, napaka, ano yan, eh. Kabayanihan tawag dyan, no? Walang bayad. Volunteer lang. So, advocacy. Pero silang advocacy na mapapanatili yung kalinisan ng Manila Bay natin kahit walang bayad. Just for free. Diba, sir? Hindi pwedeng marami ang nagkakalat. Kailangan marami rin tayong nag-advocate ng kalinisan. Ano, tama po? Tapos with action sila, sir. Mas maganda, no? Advocate ka na gusto malinis, tapos hindi ka naman nagpe-perform, 'di ba? Hindi ka nag-execute, so sila ginagawa nila yung ano, trabaho.
I mean, yung ano ba, advocacy plus action. So yun, pamarisa na. So yung mga hindi naman kaya mag-volunteer, magbitbit ng sakot, magpulot ng basura, kahit simpleng basura nyo na lang ibulsa. Di ba sir, no? Tama. Tama. Para hindi na masyadong madadagdagan ang matatambak ang basura sa Manila Bay, Dolomite Beach. Sige sir, salamat. Ingat na kayo. Alright. Sa daming burak, amoy putik, amoy tae ng tao't aso, di mo malulunok ang biniling taho. Sayang yung 20 pesos isang baso. Wow, kay saya dito sa Dolomite Beach. Sabi ng iba ay gumagastos lang daw ang gobyerno at sambayan ng Pilipino. Pero kita mo naman sino bang nakinabang dito, kundi tayo at mga mamamayang Manilinyo. Oh, tsaka kahit ano, hindi ka Manilinyo, di ba? Kahit Cavitinyo ka, kahit Laguninyo, di ba? Kahit Patanginyo, kahit ikaw ay taga Bicolano, kahit ikaw ay taga Bulakinyo, di ba? Rizalinyo. Oh, pwede ka dito lahat. This is for all Filipino people, no? This is for all. One for all for one. Galing, nakatawa, no, na kumbaga, I still believe in good people pa rin. Napakarami pa rin mga Pilipino talaga na mababait, mga Pilipino na may pakialam, maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan. Tama, di ba? Maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan. Nice one. Nice one. So, part 2 dito, ha? Part 2, Dolomite Beach. Ito yung senaryo dito. Yan, so sila sir, mga ano sila ng mga bikers. Ang tawag dyan, mga riders, mga cyclists pala. Diba? Ganun ang view, oh. Mamaya, ako din ay hihiga din dyan, no? Hihilata. Tapos picture taking. Pero mamaya na, after ng vlog na to. Ayan, nag-i-enjoy talaga sila. Sa mga may high blood, may mataas ang ano, may mga hypertension. Eh, pwede kayo dito mag-expose ng araw. Maaga, no? Alas 5 pa lang. Dapat dito na kayo. Alas 6 pa lang yung open dito sa Dolomite Beach. So, ang gagawin nyo is, yun. Itong ginagawa na is papainit sa araw, no? So, tanggalin yung, mas maganda tanggalin yung, ano, yung damit. Tapos, at least 30 minutes ma ma-expose. Pero siguro, pagka alas 7:30, alas 8, alas 9, huwag na kayo mag-expose sa araw kasi nakasira ng kidney yun. Kasi yung init ng araw, mayroong dalang ano yan, sodium, di ba? Nagpapataas siya ng konting ng sodium dadaan sa ating balat. Yan ang pag-explain, no? Pwede nyo i-search naman, eh. Andyan sinasabi ni Doc Willie Ong, tsaka ni Dr. Kiliman Guro. Pwede siya pala yung mga doktor talaga ng mga internist, mga physician, o anong batawag sa kanila. Yan, si Mamo, andyan pa siya, oh. Naka-stay sa gilid ng dagat. So, kanina, pinuna ko lang talaga siya kasi alam ko yun, yung ginawa niya na yung kanyang skin allergy, eh parang gumaling, no, sa dagat, pero wala, hindi 'yon mangyayari kasi hindi po ito organic sa ngayon, no, hindi siya organic na tubig dagat. Ano pa 'yan, may halong mga chemical pa 'yan at same time mga microbe galing sa ano. Basta darating din yung time natin diyan, sana magawa ng paraan ni PBBM kasi tapos at yung Tatay Digong, no? Grabe yung ginawa niya. Alam niya sa totoo lang yung mga bagay-bagay talaga. Naniniwala ako na umpisa lang talaga ang pinakamahirap. The moment na masisimulan mo na yan, tuloy-tuloy na yan hanggang sa dulo. Diba? Hanggang sa huli-hulihan. So dito, basta di ko talaga inisip, no? Balikan ko lang yung alaala ko dito. Way back, pre-pandemic, no? Bago pa talaga nag-clearing operation. Nung time na yon is mga diba? Oh, open din pala dito sa mga pits, pwede rin, no. Walang ano, walang bawal. Asan niyo, ma'am? Pangalan niya? Ha? Ali. Kali. Kali. Kali, ilang taon si Kali? 4 months na po. 4 months old. Kali. Kali. Hi, can I ask you? Can I do some interview? How's the experience, Kali? Kali, kumusta ang experience dito sa Manila Bay? Baka Tagalog sa 'no. Baka Bisaya. Kali, taga saan ko kayo, ma'am? San Andres po. San Andres, Manila. Okay. Kali, kumusta yung experience, Kali? Ha? Okay naman. Nakakahinga naman. Malinis ang hangin. Oh, di ba? So, totoo yun, sabi ni Kali, no? So, totoo yun, sabi ni Kali. Imagination, no? Imagination ko yun. Kumbaga, imaginary Kali, nasa magot kunyari. So, inhale, exhale. Di ba? Pwede mo lang gagawin dito na activity kasi malinis na naman talaga ang dagat, tubig.
So since taga San Andres po kayo, ma'am, dati kayo nakapunta dito nung wala pang ano, drilling operation na nagaganap? Ay, hindi pa. Hindi kayo na-try dati taga? Kasi ako dati na-try ko na kay Tagalawaw ako, nakapag-jogging ako dito way back 2016-17. Oh. Witness ako dati ganun kadami to dati. Amoy burak, maduming dagat, tapos dito naman may tae ng tao, tae ng mga aso, tae ng lahat ng mga kahayupan, pusa, may mga patay ng mga hayop, ganun, mga bulok, sumabaho. So hindi niyo pala na-witness, ako na-witness ko talaga. Maraming mga nagsusumba, nagja-jogging dati, pero yun, asa, lalo na ngayon siguro, no, na may Dolomite Beach na marinis na siya. Oh, si Kali, oh. Kali! Yeah. Kali! Sus! Kali! Eh. Kali, come here! Come here! Come here! Kali! Kali, come here! Come here! Come here! Kali, oh. Yan na, gagawin natin sa mga pisa natin. Ilabas natin pag may time. Kasi kawawa naman, lagi na kulong, di ba no? Tama yan. Uy, naka-pampers, naka-diaper, naka-diaper pa. Kali, dito. Hindi kasi sila pwede papasukin pag walang diaper. Ah, tama. So, buti naman. At sinabi niyo, ma'am. So shout out sa mga may pits diyan ha na gustong pumasok ng Dolomite Beach, please don't forget to bring diaper. Kasi oh, ganda ng ano, kala mo talagang ano oh. Turista 'yan. Foreigner 'yan. Pormahan ni Kali, feel na feel niya talaga yung Dolomite Beach. Sige, ma'am, salamat ha. Enjoy ho kayo. So 'yun, bali taga San Andres po, San Andres, San Andres Bonifacio. San Andres Manila he sila. So nag-i-enjoy sila dito ngayon. Ako talaga, witness ko tulog talaga to dati. Actually, meron ako nahihanap ko ngayon. Kakalkalay ko sa baol ko yung, ano, yung mga larawan na yun na ako yung nagpapapicture dito. Na nagja-jogging. Oh, tapos kumakain ng taho nga. Pero as if lang yun na kumakain ako ng taho. Pero sa totoo nun, tinapo ko rin talaga. Hindi ko talaga kayang lunukin. Gawa nung, ano nga, parang bumabara. Kumbaga, inuunahan ako ng natawag nito. Amoy ng burak sa dagat, tsaka amoy ng tae ng tao, tsaka ng mga hayop sa gilid, tsaka mga bulok ng mga kahayupan din. Di ba? So, yun yun eh. Tapos tinan nyo ito, maging itong dalawa na to. Oh. Itong dalawang, oh. Sino-sino ba itong dalawa na to na nag-i-enjoy sila sa kakanoon ng ano eh. Kailang hagagawa na ng istorya. Oh. Story, tinin tayo dito. Hi! Kailang ha. Sino ba itong mga to? Wala naman nakalagay na pangalan. Hindi ko kilala. Ah, ito. Kilala to si Benigno Aquino. Ayun. Hello, sir. Kumusta kayo dyan? Ha? So, pwede pa kita ma-interview. Ano hong masasabi ho ninyo sa napakaganda nga Dolomite Beach po natin ngayon, sir? Ang masasabi ko lang ay... ha? Hmm. Di ba? Ano masasabi mo yan, sir? Hindi ba sumasakit ang puso natin araw-araw na dati, di ba? Ang inyong iniisip lagi, ipagkain, lugaw, pagkain, mga ala yung ano, kumbaga... Aanin mo yung mga gandang gusali. Aanin mo yung mga kung anit-anit dyan ang mga pinapatayo. Gastos ng pera ng gobyerno yan. Hindi makakain yan. Di ba? Goto maabuti ng mga tao yan. Oh. Dolomite Beach, makakain ba yan? Sir, ano sa tingin mo? Siyempre, ba't mo kakainin ng Dolomite Beach? Di ba? Ang mga Pilipino, sir, sa totoo lang, hindi mabatugan. Ang mga Pilipino ay... likas ng mga masisipag, magagaling, matatalino, madiskarte sa buhay. So ang pagkain basic yan, kayang hanapin yan, di ba? Maging masipag ka lang, punta ka sa kapitbahay, magdala ka ng walis. Sabihin mo, ate, kuya, walis ako bahay nyo, pakain ninyo lang ako, di ba? Oh. Nililisan ang bahay, bakuran, pinakain ng kapitbahay yon kasi mabait niyang bata, mautusan. O ngayon, ang gagawin ng bata, punta dito sa Dolomite Beach, magpahinga. Diba? Magpahayay pa kuya-kuya ako eh. So, di mo naisip yun, sir, kasi ginagamit mong propaganda ang pagkain. Okay? Hindi nyo binibigyan ng libreng education. Walang free college. Ha? Walang free college sa panahon ninyo dati sa iyong mga kaalyansa. Mm-hmm. Diba? Walang free college dahil ayaw nyong matuto ang mga Pilipino. Kasi the moment na mga Pilipino is magiging edukado lahat, may edukasyon, may talino at angking galing, may mga sarili pag-iisip, ibig ko sabihin, matalino, magagaling, may edukasyon, hindi nyo na mauuto. Diba? Kasi marunong silang tumingin ng criteria for judging kung sino ba yung mga politician na may mga red tags or red flags, ang tao pala, red flag, sorry, no? Red tag. Oh. Ganon yun. So sana naisip mo yun. Hmm. O sir, interviewin mo daw sila, interviewin. O diba? Ito naman, sila naman to.
di ko kilala si sir. Ito lang. So yun sir, sana naisip mo yan. Pero gano'n na yun. Dito tayo sa era na tapusan lahat. So it's about time na mag-move on. It's about time na magpakatawaran. Kinausap ko si ano? Si ano? Oh, kinausap ko siya. Sabi niya, eh wala, di naman makakain yan. Sabi niya eh, di naman makakain yan. O di makakain, di ba? Kasi sinabihan ko siya kasi ginagamit niya ano, di ba ma? Pero yun na yun. Sige te. Di makakain, pero yung saya na maidudulot sa atin nitong Dolomite Beach ay iba, oh. Ganap pa ng hangin, presko, di ba? Yun lang yun eh, yung point doon, point of view is, oh yeah, hindi siya makakain. Wala eh, ginagawa niyo kasi tamad ang tao, parang ako ba ano siya ba, kumbaga silently pinuputulan niyo ng kamay at braso, di ba? Hindi niyo tinuturuan ang tao, dapat yung ano, yung, ang tao dito, yung pang lifetime ba, no? Na solusyon sana ang ibigay. Pag nagugutom ang tao, quiz, turuan mo, maghanap buhay, turuan mo na kumilos. Hindi yung bigyan mo ng pagkain. Di ba? Okay yung nabibigyan ng pagkain. Good yun. Okay yun ha. Okay, magandang advocacy yun. Kasi may mga tao talaga din na nagugutom. Pero Pilipino, di naman talaga mga basa hindi pilay. Hindi naman talaga mga disabled. O ibig ko sabihin, hindi naman talaga mga lumpo. Makakatrabaho yun. Makakana pagkain yan. So, yun. Sustainable program. Sustainable. Basta di ba magaling sa mga ganyang ano. Mga ganyang ilaw o naka-turn on. Hello, shout out. Yung ilaw niya, nakabukas. Galit na ang miral ko. Pinaplas mo talaga. Ah, pinaplas mo talaga. Okay. Tagas ano kayo, ma'am, sir? Tagalabang po kami. Alabang, Muntinlupa. Opo. Ayun, no. So, kumusta? Shout out naman dyan sa ano ko. Sa mga pamilya ko dyan. Okay, anong pangalap? Lirasan. Sino po? Sa mga Sumalinog. Sumalinog. Opo. Lirasan. Opo. Ayan, so shout out sa mga taga-alabang Muntinlupa. So, si Sir tsaka si Ma'am, dito sila ngayon nagpapahinga. Pero oy, huwag kayong ano ha, pakampante. Ang oras ay alas 7, mag alas 8 na. Ang araw hindi na safe. Kanina pwede pa. Awareness lang. So, maganda itong ginagawa ni Kuya, tama to. Ito yung sinasabi ni Doc Willie Ong, napainitan ang ating mga likod ng at least 30 minutes. Ang anong oras? Alas 5:30 hanggang sa alas 9. Pero sobrang init. Hello, shout out. Sa ating Dragon Boat Team Philippines. Sige ma'am sir. Sige. Okay, have fun, enjoy. Okay, so yan si ma'am nakadala ng ano ng pwede pala magbitbit ng tubig basta yun lang plastic bottle. Ma'am no, pwede ma'am pala ma'am. Basta nila yung plastic bottle. Okay, so okay siya mga aqua flask. Kahit hindi aqua flask, kahit hindi siya ganun ka ano, mamahal yung mga plastic bottle, mga bottled water basta kay hindi siya plastic, no? Kasi ang purpose talaga yan, iiwasan talaga ng ating government na manumbalik sa dati at madudumihan lalo yung ating ano, Dolomite Beach. So, yun lang, oh. Dami mga tao dito sila, sir. Ayan, ano. Sir, saan nyo to, sir? O dito talaga to nakalagay? Ah, okay. So, kumusta experience, sir? Feel natin, no? Parang ano na, okay na to, no? Kesa talaga dati. Wala talagang ganitong eksena dati sa ano, yung Manila Bay. Taga saan kayo? Taga Sampaloc, Manila. So, ibig sabihin, no, witness talaga kayo nung ano pa. Pre-pandemic pa, di ba? Actually, 2019 is ano eh, clearing operation. Asan kayo noon, nung clearing operation? Andiyan din, no? So, di ba, isa tayo sa nagbubunyo nung araw, di ba? Kasi inaisip talaga, wow, clearing operation. Na parang napaka-imposible, no? Na pwede pa pala i-clearing operation. Volunteer plus government, ano, di ba, no? Tapos ngayon, dumating sa punto na meron ng Dolomite Beach, ito pa lalo, kumbaga level up talaga, eh, no? Ano sabi sir? Ito daw ba yung maliliguan daw pagdating ng ano, panahon? Pwede na daw. Kasi ngayon hindi pa talaga, no? Oo, hindi pa talaga sa safe. Sige sir! Ayan o, nag-i-enjoy sila, no? Taga Manila, mga Manilenyo. So, tayo pa kaya na taga Malayo. Pero siyempre, pag taga Davao ka, taga Cebu, taga Palawan, taga Masbate. Yung kasi yung mga area na ang gaganda na dagat kasi dyan, no? So, itong lugar na to, salamat na lang, no? So, hindi na natin ito masyadong atang na to. Hindi na natin ito masyadong mafe-feel kasi yun na nga. Nasa lugar tayo kung saan biniyayaan tayo na napagandang dagat, dalampasigan, na gano'n. No? So sila dito, yan, okay naman to kahit paano. No? Meron silang, yan o, si Kuya, di ba? O, di ba? So mga taga rito, nag-i-enjoy sila.
kaya naman, siyempre, silip lang. Kasi siyempre, kumustahin, update. Paano na nga bang ganap sa Manila? Ano nga ba itsura ng Manila Bay, Dolomite Beach? Oh, bawal pa maligo, pero yan, pwede sila mag-sunbathing, sunbathing. May baby. Yun, no? Manila Bay. Ah, okay. Ah, okay, si Kuya pala yung ano, parang Marshall. Hello, Kuya. So, meron tayo nakita nga na Biwok Marshall. Sige, oh, i-ano nyo lang. Bababa kayo. Yo, papayagaw ko ngayon. Wala naman galaw eh. Sige, sige. Lubog nyo ang katawan. Hindi, pag ganyan, wala naman ang pinapayagaw. Okay lang ba? Pero, sige, hindi, sige. Bawal. Okay, hindi, bawal. Eh, kung wala naman akong kalaban. Ah, okay, okay. Kung kami-kami lang, mga Marshall, okay lang. At sa ibig sabihin talaga, bawal mo. Malinis talaga siya, no? Kasi, in-advise mo na eh, na pwedeng ilob-lob, di ba? Yeah, okay. Okay. So, kailan daw, sir, ano, may, mayroon na bang target ng, ano, ang ating DNR na pinitang maliguan? Wala pa po eh, wala, wala pa ano. Pero, ano sa tingin mo, ongoing ba yung, ano, yung galang proseso ginagawa para maliguan na siya pagdating ng araw? Kasi sayang, oh, di ba? Ito na tayo eh, no? Maganda na. Beachline na talaga siya, oh. Seashores. Boss, so, bilisan nyo lang, boss. Paliguan mo na. Kulang na lang talaga ay ano, lumoblob. Pero so, Biwok Marshall, si sir. So, inaabisuhan niya na ilublob ng sandali lang, madalian, okay na daw. So, ibig sabihin yun, hindi yung gagawin ni Kuyang Marshall kung siya mismo ay hindi siya sigurado na safe ang dagat tubig dito. I mean, oh yeah, napitoan na tayo. Oh, yung ano, yung ano, pampers. Yung diaper na iwanan. So, yun lang, oh. Sige, Kuya. Sige po. Okay. Ah, ito pala talaga, okay. In-install talaga siya, no? Sadya. Para sa amin, no, no Marshall, kasi di ano kami na ano. Oh, tama kasi. Ibig sabihin, kitang halit tapat dito kayo. Oo. Tama lang yun, kasi sobrang init ang ano. Tapos may tubig kayo dapat, no? Libre, para hydrated ka. Hindi, wala libre sa amin. Hindi, okay lang, lahat kami yung ano. Dapat meron tayong dalang ano lang, bottled water. O, no? Kung hindi ba kayo malibre ng tubig, kahit itong bottled water man lang, no? Para meron kayong lalagyan ng tubig. Sige, Kuya. Sige po. Alright. Ikaw ba yung vlogger sa YouTube na taga-cover parati sa Manila? Ah, hindi ho. Taga-Davao ho ako. Taga-Davao Davao vlogger po. Davao ka? Davao. Oo, taga-Davao rin ako. Pero naka-monitor ako sa pan, mayroong nagsigi. Marami po rito, lalo na yung pangalan niya, Daddy D. Oo, yun. Itong ano kasi? Tapos, meron nung July. Si ano? Engineer. Engineer Berto, yan. Yan ang alam ko dito. Basta ang dami mga vlogger dito. May marami mga rito, si Boss Marlon. Yan o. Kino-cover yun nila to. So, yun. Pag gusto niya na update ng ano, update ng Manila Bay, araw-araw yun sila dito. Regular yun sila. Dito na siya nakatira. Dito na natutulog. Pag siya, lahat ng update dito sila talaga. Manila Bay, no? So, siguro. Yun, si Engineer Berto. Actually, pumunta ko dito. Akala ko makabutang pang aircraft carrier ng Amerikano. Aircraft? Carrier. Yung barko nila. Ayaw, parang sa ano, sa Edka, ganon. So, sayang, no? Hindi mo naabutan. Saan ka sa Davao? Sa Davao mismo. Asa na pa sa Davao? Trabaho ko sa BIR ng Davao. Ah, BIR, oh, sige. Yeah, so yun, no, bali, maraming ano, mga nag-update. So kung siya makitang update sa Manila Bay, Dolomite Beach yan, sila Engineer Berto. Kaso nga lang si Engineer Berto ngayon, feeling ko nananawa na siya sa Dolomite Beach kasi 3 years na siya dito nakababad. Oo, sa Dolomite Beach sa Manila Bay. So ngayon, nagpunta siya ng Davao, Ilocos, nag-explore rin siya. Oo, yan ang maganda, di ba? Explore, go out of your comfort zone, di ba? Oo, tama. Kahit pa sabihin natin na andito yung... sa ano, sa may Boulevard of Broken Dreams. Ah, okay. Ruas Boulevard. Okay. So, salingan lagi kay ta. So, Gala the Explorer. Ikaw ay ano din, nagko-content ka rin? Hindi, nag-bisita-bisita lang ako dito. Oh, yun. So, yun ang kilala ko dito, si ano, si Engineer Berto. Minsan na rin yung nag-cover ng ano, ng kadayawan sa atin, yung Araw ng Davao, dun siya. Nagpunta siya. So, yun. Sige, Kuya, ha. Okay, yasa takadya, ha. Oo. Gala the Explorer, o si pangalan? First, ano, Angga. Ram. Si, shout out kay Sir Ram ng Davao City, BIR. So, sayang, hindi niya naabutan yung Edka, no? Yung barko ng mga Amerikano. Tropang Amerikano. Yun sana yung ano niya, gustong puntahan. Mm-hmm. So, parang may mga kaganapan dun sa unahan. Parang birthday party o ano ba yan? Thank you.
So yun na, no? Tapos na tayo. Ano pa bang masasabi natin? Wala na. So yun lang. That's all for today. Nakapag-rap tayo kanina, no? Pakanta-kanta, di ba? Kay sarap Manila, Manila, I'm going back to Manila. Kay gandang pagmasdan ni Manila, lalo na ngayong merong Dolomite Beach sila. Tayo pala. Kasi atin dito, no? It is a Filipino property. Alright, so yun lang. Thank you for watching and bye-bye. At it's about time na naman na sarili ko naman yung ano, yung ating picture taking.